Disclaimer, all the foregoing is commentary for informational purposes only. All statements and expressions are the opinion of InSpeed Gaming. The information presented herein and on our YouTube channel has been obtained from sources believed to be reliable, but its accuracy is not guaranteed. Please watch at your own risk. Sabi nga nila, magloko ka na sa ibang lahi, wag lamang sa mga Pinoy na hindi magpapatalo. Sino ba naman kasing matutuwa kabatang na pinaghirapan ng ating koponan na Blacklist International na makuha ang kampeonato na talagang ginapang sa lower bracket, tapos ang simpleng hiling nila na Estes Skin ay hindi maibigay nitong munton. Oo, at aminado tayong hindi siya ganun kalakas sa market kung ang Estes ang kanilang bibilhin, pero dapat ay hindi pera ang nagpapairal sa ganitong klase ng pagbili. Dahil magkakaroon naman sila ng skin, hindi para kumita ang Blacklist, kundi para magkaroon ng isang hero na sa kanila na mismo sumisimbolo. Pero ano nga ba ang mangyayari sa larong MLBB ngayong sobrang lumagapak ang kanilang ratings sa Play Store? Pero teka, ohohoy, kamusta ka batang? Balita ko, gusto mo ng balita? Itabi mo at ako na, kaya ano pa ang inaantay natin? Umpisahan na yan, tara! Ma-share ko lamang saglit kabatang, dahil may kahalintulad ang pangyayaring ito sa isang app na meron ng China na naging trending rin noon, kung saan ito nga ay ang Ding Talk na ginagamit ng mga estudyante sa China para magkaroon ng online class, at dito rin sila gumagawa ng homework at nagsasign in ng kanilang attendance. Ang app na ito ay mayroong 4.9 reviews dahil sadyang maayos at gamit na gamit naman talaga ito ng mga mag-aaral sa China. Pero isang araw, nagkasundo ang maraming mga estudyante na magkaisa at bigyan ng 1-star review ang app na ito dahil nga gusto nilang makapagbakasyon noong kasagsagan ng pandemic. Kaya mula sa 4.9 reviews ay bumagsak ito sa 1.4 na lamang, na talaga namang nakabahala sa developer ng Ding Talk. Kaya agad nag-post ang mga ito ng video at nagmamakaawang ibalik ang mga 5-star rating ng kanilang app sa Ding Talk. Ganitong-ganito rin ang nangyayari ngayon sa Mobile Legends na application sa Play Store, na kung saan mula 4.5 ay kasalukuyan na itong nasa 1.3 at patuloy pa rin ang pagbaba habang tumatagal. Pero bakit nga ba tuloy-tuloy ang pagsadsad ng ratings nitong MLBB sa Play Store, at kanino ito nagsimula? Nagsimula nga ito ng maglabas ng saloobin si Oh My Venus sa kanyang live patungkol sa ginawa sa kanila ng munton na hindi pagsang-ayon sa Estes Skin para si M3, na kung saan maging ang mga may-ari ng kumpanyang Tier 1 o ng Blacklist International ay gumamit na rin ng hashtag #WeWantEstes. Kaya mas lalong naging maingay ang hashtag na ito at naging top 1 trending na mismo sa Twitter, at iisa lamang ang kanilang sigaw. Ito nga ay ang hayaan at respetuhin ng mundo ng kagustuhan ng Blacklist International sa kanilang napili. Hindi kasi nilang pinapili ng tatlong hero ang Blacklist, na kung saan pinili naman ng mga ito ang Matilda, Beatrix at YSS, pero talagang ang Estes na mismo ang nasa puso nila. At para marinig ng mundo ng saloobin ng mga tao ay ginamit ng mga ito ang puwersa ilang pababain ang ratings ng MLBB sa Play Store, na kung saan naalarma na nga agad ang mundo dito. Kaya naman agad-agad silang naglabas ng kanilang opinyon patungkol rito, kung saan sinabi nila na mas mahalaga di umano sa kanila ang saloobin ng players nitong Blacklist at ng ML community. Maging si Boss D ay nagbigay ng kanyang komento rito, at mismo siya ay hindi rin sang-ayon sa ginawa ng munton sa Blacklist International.
kung saan sinabi niya rin na kung sila ang mananalo sa susunod na M-series ng mundo na ipipiliin niya ang Angela na hero. Pero nang dahil nga sa pagbaba ng ratings nitong mundo na ay marami ang nagtatanong sa kanya kung ano ang gagawin nito kung sakasakaling mawala ang MLBB, kung saan hahanap na lang di umano siya ng ibang laro at iiwan na ng tuluyan ang larong MLBB. Pero kung ito ay mawawala ha? Pero ano nga ba talaga ang epekto ng pagbaba ng ratings itong MLBB sa Play Store? Ito ba ay madidelete o makakaapekto sa kanilang revenue sa Play Store? Ayon kay Tito Google ay ang pagbaba ng ratings ng isang application ay hindi nangangahulugang madidelete na ito sa Play Store. Ngunit ito ay may malaking impact pa rin pagdating sa mga most suggested apps na meron sa kanila. Pero ang pinakamalala ay ang nakikita ng mga tao sa ratings nila sa Play Store na sobrang baba, kung saan posibleng makaapekto rin ito sa mga bansang pinapasok ngayon ng Muntun. Dahil alam naman nating nagpapalawak pa ng nasasakupan itong Muntun, at kung ganito ang bubungad sa mga players na papasukin ng MLBB ay hindi ito magiging maganda. Hindi naman mawawala ang MLBB sa Play Store kabatang, bagkos pangit na imahe lamang ang masamang epekto nito. Pero sa oras na baguhin ng mga tao ang ratings na kanilang ibinigay ay dito na muling aangat, at syempre parang wala lang nangyari. Pero sa tingin ko, ibabalik lang ng mga tao ang ratings na kanilang ibinigay sa MLBB kung mag-aanunsyo na ang mga ito na ang estes na talaga ang kanilang gagawan ng skin. Pero sa kabilang banda, may mga tao namang matataba ang utak at iniisip na baka marketing strategy na pala ang ginagawa nitong Muntun at ng Blacklist. Dahil kung ating aalamin, pwede namang i-address ng pamunuan nitong Blacklist ang kanilang hinaing kay Muntun, lalong-lalo na kay Boss A, na alam naman nating malapit talaga kay Muntun. Pero hindi natin alam kabatang, at ayaw nating pangunahan ito. Baka masabihan tayong pala desisyon. Baka talagang matigas ang ulo nitong Muntun kaya idinaan na lamang nila sa malawakang panawagan na hashtag We Want Estes. Ganun pa man ang ending nito para sa akin ay magtatagumpay ang kagustuhan nating mga Pinoy, syempre. Lalo na ngayon na alam ng Muntun na ganito pala katinding magalit ang mga Pinoy na mga manlalaro. Pero ang medyo nakakapanglambot lamang dito ay ang ibang mga apps na nadamay ng dahil sa pangyayaring ito. Unang-una maging ang PUBG Mobile kasi ay nakatanggap ng mga reviews patungkol sa hashtag na Estes, dahil may mga tao rin ang dinadamay ang larong ito. Maging sa larong Wild Rift ay hindi nakaligtas sa ilang mga tao dahil maging sila ay nadadamay sa kagagawan nitong Muntun. Pero kabatang, magkaiba ang Muntun at ang Riot Games, bagkus magkalaban pa nga ang dalawang ito sa kanilang mga laro. Pero alam nyo na ang tama at mali dahil matatanda na kayo. Pero sana huwag naman nating idamay pati ang civilian, dahil wala naman silang kinalaman sa pagtanggi ng Muntun kay Estes. Baka kasi sa oras na sabihin ng Muntun na ang Estes na talaga ang pipiliin nila, tapos magbabalik kayo at gagawin nyo 5 star yung ratings na binigay nyo kay Muntun, tapos may iwan yung sa Wild Rift at sa PUBG, abay, hindi ito maganda. Pero sana maaga pa lang ay gumawa na ng aksyon ng Muntun patungkol rito bago niya maabot ang pinakamababang ratings na kanyang posibleng makuha. Alam ko rin na may mga nanonood sa atin na konektado kay Muntun, kung saan gusto ko lamang sabihin na huwag na nating isipin ng pera-pera kung ito man ang dahilan. Bagkos sundin natin ang mga players na nagpakahirap maabot ang tagumpay nila sa M3. Marami pa namang pagkakataon para kumita, dahil sa pagtagal ng panahon ay mas lalo namang lumalaki at lumalakas ang inyong pwersa. Kung saan dito ko na gustong ipasok ang ating tanong. Number 1, ano ang mangyayari ngayong pababa na nang pababa ang ratings ng Muntun sa Play Store na parang spaghetti ng sex bomb? Pangalawang tanong, ano ang tawag sa ultimate
ni Estes pangatlong tanong, ano ang ibig sabihin ng ube na ginagamit na strat ng blacklist? Pero at maisingit ko lang kabatang, gamitin nyo ng gamitin ang Estes sa rank game para tumaas ito sa most peak hero ngayon bago matapos ang taon. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa pagkakaisa ng mga Pilipino na manawagan kay Munton at sundin ang kagustuhan ng ating kampyon na gawing M3 skin ang Estes at wala ng iba. Hashtag We Want Estes. Yun lamang po. Yun lang po. At maraming maraming salamat. Salamat. Stay at home. Stay at home. At parating tunaling mag-iingat. Iingat. Mahal na mahal. Mahal na mahal. Ko kayo. Kayo. Legit. Legit and big time. Mwah.